Hi guys! Welcome back ulit sa aking munting tindahan. Ako po si Lizelle, ang yung tinderang taga Batangas. Ayan, for today's video ay tungkol sa GCash na ulit ang ating topic. Kasi ngayon lang, 53 minutes ago, ay may nag-comment sa akin. Ang sabi niya ay na-hold po ang GCash ko, sabi for verification. Tapos ang dami ng hinihingi hanggang pati business permit ko kasi na-detect daw ni GCash, ginagamit ko daw pang negosyo ang personal account ko. Bawal daw yon. May alam po ba kayo ukol dito kasi po wala naman akong business permit or DTI permit kung hindi ko daw po maibibigay, hinihingi nila, hindi ko daw ma-open GCash at ban na daw ako sa GCash. So nakakalungkot na talagang ganito yung nangyari sa kanya. Pero alam nyo, nung nag-apply ako doon sa GCash Pera Outlet, ito yung kauna-unahang sinabi sa akin nung manager ng GCash Pera Outlet. Ito kasing GCash personal talaga, palagi kong sinasabi sa inyo na hindi ho are pang business. Kaya kung maaari ho ay pang business talaga yung ating gagamitin sa pagtransa. Kaso nga lang, mas malaki nga yung kikitain natin dito. Pero, ang kapalit nga nito, katulad ng nag-comment sa ating video, ay na-hold ang kanyang GCash. Kung may laman, hindi ko na itanong kung magkano yung laman ng kanyang GCash fund. Kung may laman man, sayang yung laman ng kanyang GCash fund. Hindi niya na yun mawi-withdraw kasi nga naka-hold sa GCash. Sayang nga naman yung kikitain mo doon sa GCash Pera Outlet. Kaso, mas sayang kung malaki yung pondo mong naiwan bago i-hold ni GCash yung account mo. So talagang posibleng mangyari to dahil si GCash talaga ang lahat ng may access sa ating mga accounts at posible niyang gawin ito. Yun ang kinatatakutan ko. So, ako talaga advance ako mag-isip kaya naman yun ang dahilan kaya nag-apply ako ng GCash Pera Outlet para pang business. Katulad nga ng bago ako nag-apply, yun ang nasa isip ko, yun din ang sinabi nung GCash Pera Outlet Manager. Posible na limitahan ng GCash yung ating mga transaction para ma-discourage tayo gumamit ng GCash personal as pang-business. Malalaman talaga nila yan. Depende sa transaction mo. Kung ang transaction mo ay ginagamit pang-personal o pang-negosyo na, syempre suspicious na kung napakarami mong transaction sa loob ng isang araw. Siyempre, bihirang mangyari yun, di ba? Maliban na lang may kumpanya ka na hawak, na kailangan mag-supply ng mga ano. Basta ganun, alam naman talaga yan na GCash. Siyempre, hindi pa nila ginagawa ngayon yung mga dapat nilang gawin tungkol dyan para malesen, mabawasan yung gumagamit ng GCash personal para ipang business. Siyempre si GCash ay company yan. Ang unang purpose niya, para, kaya siya nagtayo ng ganyang kumpanya ay para kumita. Maliban sa nagdi-deposit tayo ng malaki doon na nagiging pera yun ni GCash habang nandoon pa yung sa account natin, parang nagiging pag-aari lang yun ni GCash sa madaling panahon, katulad ng parang nagdideposito tayo sa bangko na yung pera natin nandoon. Yun guys, yung pinaka nahihita ni GCash. Hindi ko alam kung anong tamang term dun sa nahihita. Pero yun yung nakukuha niya sa atin, yung fund natin na dinideposit dun sa mga account natin na parang bangko. Pero dahil nga ginagawa na natin yun na pagkakakitaan, doon nakakita siguro si GCash na parang mas makikita pa siya kung gagawin niyang pang business talaga yung GCash. Kaya nung nalaman niya na yung GCash personal ay maraming gumagawa ng paraan para pagkakitaan yun, doon siya nagka-idea siguro na magkaroon ng GCash na pang negosyo. Katulad ng nagkaroon siguro siya ng idea doon sa Smart Padala. Kasi same concept yung ginawa nila. Kaso mas madali nga lang dito sa GCash ang mag-transact. Ang mahirap pa lang dito sa GPO ay pangit pa yung system nila. Wala pa rin withdrawal doon sa GPO pag kailangan mong ilabas yung pondo. Although dito, pwede ka na magpondo gamit yung GCash personal account mo. Papunta dito sa GPO, pwede na. Dati kasi, hindi pwede. Kung magta-transfer ka man doon ng pondo galing sa GCash personal mo, papunta dito sa GPO, may charge kasi lumalabas na parang customer ka ng sarili mong account. So ngayon pwede na siyang mag-transfer, libre na. Kasi same app naman ang binubuksan natin, nandoon sa isang GCash app ang ating GCash personal at saka GCash Pera Outlet. Hindi katulad sa Maya, magkaiba yung Maya business at saka yung Maya personal. Yun, magkahiwalay sila ng app. Dito sa GCash, pinag-isa siya ng app, kaya mas madali. Kaya ako, until now, yung GCash Pera Outlet ko, nandyan pa rin siya. Paminsan-minsan, pinupondohan ko siya
at ginagamit kong pang-load para lang maging active pa rin siya. Kasi nung nakaraang year, hindi ko na sa inyo na share, hindi ko na sa inyo na discuss, ay may tumawag sa akin taga GCash Pera Outlet at lahat daw ng mga GCash Pera Outlet agent ay pinagtatawagan nila para hindi ma-deactivate yung mga account namin. So, kailangan lang mag-transact ng load at least 10 pesos para ma-activate ang ating mga GCash Pera Outlet. Kasi may time na lang kung hanggang kailan yung GCash Pera Outlet. Pag hindi ko nagawa yung transaction na kahit 10 pesos ay mag-deactivate na yung account ko. So, sabi niya, gawa ka lang kahit isang transaction, kahit 10 pesos lang na transaction. So, ang ginawa ko, wala namang pondo yung aking GCash Pera Outlet. At ang pwede lang i-transfer sa GCash Pera Outlet ay 100 pesos. Yun ang pinaka-minimum na pwede mong i-transfer from yung GCash personal papunta sa GPO mo. So, nag-transfer ako noon para lang ako makagawa ng isang transaction na 10 pesos. Pero yung 100 ko, inubos ko rin naman agad kasi matitenga lang siya doon. So, pinaglo-load ko siya sa mga customer ko para maging pera ulit yung 100. Hindi ko siya dinideactivate kasi hindi naman naapektuhan yung account ko kahit nandoon siya sa account ko ng GCash, yung GCash Pera Outlet, kahit active siya. So, okay lang siya. Kasi may nagtanong sa akin, okay lang ba na active yung GCash personal ko kahit di ko ginagamit? So, bago niyo yan itanong, talagang pagbisita sa akin ng GCash Pera Outlet manager dito, yun ang kauna-unahan kong tinanong. Kasi hindi ko nga alam kung consistent kong magagamit yung GCash Pera Outlet after ko mag-register doon. So, yung una kong tanong sa manager, paano boss kung hindi ko yan gagamitin? Kung GCash personal pa rin yung gagamitin ko kasi mas malaki yung kita. Prangka na ako, sinabi ko na sa kanya na ganun kahit siya yung manager ng GCash Pera Outlet. Okay lang daw, nandyan pa rin yung GCash Pera Outlet, hindi maapektuhan yung GCash personal ko, basta lang, nandyan lang, okay lang daw na hindi ko gamitin o kaya minsan gamitin ko. Kasi yung iba, diba, pag wala kang transaction sa ganitong time, kunyari 3 months, pag wala kang transaction, madideactivate yung fund mo. Sa kanila, nung unang sabi nila sa akin, hindi daw ma-deactivate. Pero later on, nung nakaraang December last year, yun nga, may tumawag sa akin na ma-deactivate daw at kailangan kong gumawa ng transaction. So, sumunod lang ako sa kagustuhan kong hindi ma-deactivate yung account ko. Sa una pa lang, yan na talaga ang nasa isip ko, gagawa ako ng pang-business na pang-GCash dahil alam ko na mangyayari na ito na posibleng nga na tanggalin nila yung GCash personal para gawing pang-business ng nakararami sa atin. Para tangkilikin natin yung kanilang pang-business na GCash Pera Outlet. Palalakasin talaga nila yan kasi meron pa silang GCash Padala. Hindi ko nga alam mga kasari kung parehas yung GCash Padala doon sa GCash Pera Outlet. Pero ang pagkakaalam ko, yung GCash Padala talagang remittance yon na kahit sino pwede dyan magpadala basta may cellphone number. Dito naman sa GCash Pera Outlet, pwede dito yung cash in cash out na mga verified account. Dito lang talaga ako familiar sa GCash Pera Outlet. So kung ako sa inyo, sa mga hindi pa diyan, katulad ng sinabi ko sa vlog ko, sa mga hindi pa diyan nagkakaroon ng GCash Pera Outlet, i-activate nyo na yan. Baka mamaya ay dalas-dalas si GCash makapagdesisyon at limitahan lahat ng gumagamit ng GCash personal. Kung dati, pwede ka mag-cash in na walang limit na 8,000 sa mga over-the-counter partners nila. Pero nung kauna-unahan kung nag-GCash, wala talagang limit magpa-cash in sa GCash. Huli na yan nagkaroon, siguro mga kalahating taon na ako nag-GCash, saka lang nila nilagyan ng limit doon na after 8,000 ay may charge na. Parang utay-utay nilang pinahihirapan ang mga gumagamit ng GCash personal. Dati nga, yung pag-transfer from GCash to BPI o yung mga bangko, libre din yon. Tapos, yun nga, later on, nagkaroon din ng charge na 15 pesos. Talagang, kinukunti-kunti talaga ng GCash. Baka mamaya, ay limitahan na nila yung pagpopondo. Kaya kung ako sa inyo, ay kung kayo'y nagbi-business, ay mag-register na kayo sa GCash Pera Outlet. Okay lang, nandyan lang. Kung hindi nyo yan gamitin, okay lang. At least may pang-ayuda kayo kung sakali mang magkagipitan na tanggalin na nila yung pagtatransact natin sa GCash personal, meron na tayo agad pang negosyo, di ba? Magaling na yung advance tayo mag-isip. Malay nyo nga, katulad nga na sinabi ko, baka mamaya katulad sa Smart Padala na hindi sila maglalagay ng GCash Pera Outlet agent sa isang lugar tapos sa susunod na bahay meron ulit. Habang kayo pa lang ay may GCash personal dyan ay mag-register na kayo kasi baka mamaya hindi na pwedeng mag-register pag meron na dyan katabi ka na may GCash Pera Outlet. Kulang na lang talaga sa GCash Pera Outlet ay lagyan nila ng withdrawal, yung pag-withdraw ng funds yung kanilang GCash Pera Outlet. So sana maayos na nila yan
Ayan, meron akong laman dyan, 203 peso sa aking GCash pera outlet. Yun nga lang, habang may personal account pa tayo at nagagamit pa natin yan, pwede naman natin yan gamitin. Yung GPO guys, napaka-safe niyan sa mga scammers kasi talagang mahirap nila yung ma-scam. So yun lang guys, yung paalala ko sa inyo, sana ay nagka-idea kayo sa vlog na ito, pero talaga na-share ko na to sa inyo, inulit-ulit ko lang para ipaalala sa inyo, katulad nga na nangyari dito sa nag-comment na na-hold yung GCash account niya dahil suspicious na yung kanyang transaction, siguro malaki na yung transaction niya, tapos isa lang yung account niya, kaya mas maganda talaga marami na yung tayong account. At least tatlong account ang meron tayo para hindi maging suspicious yung ating mga transaction pag sobrang lalaki na, di ba? So siguro naman meron kanyang mga kuya, may ate ka dyan, meron kanyang mga asawa na hindi nag-GCash. Hiramin mo na lang yung pangalan nila, yung identity nila para makagawa ka pa ulit ng isang GCash account. So ganun kasi yung ginagawa ko. Meron akong mga GCash account pero yung isa ay hindi sa akin, hindi nakapangalan sa akin. Mas maganda kasi yung ganun, at least ay hindi pare-pares yung details natin sa mga accounts natin. Para yung mga limits natin magkakaiba din. So yun lang guys sa video ito. Salamat guys sa inyong panonood. Sa hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe sa aking YouTube channel, Lizel Domdom. Salamat guys, ingat. Bye-bye, happy selling, God bless. Meron pa akong next vlog, panoorin nyo.